Yon, what's up mga ka-vlogger? Newbie lang po sa pagba-vlog. Yon. Kaya namin naisipang mag-vlog, bakasyon yung mga bata. So naisipan na namin na gumawa ng mga video. May kikwento kahit pa konti-konti. So ngayon, nandito pa kami sa Manila. Papunta kami sa farm maya-maya. Naantay ko lang yung mga bata na mag-ready. Tapos tuloy na kami sa farm. Samahan nyo kami mamaya papunta. So, ngayon, meron lang akong konting isi-share sa inyo. Yung aking asong Doberman. Yan. Yan ang aking mga alaga dito sa Manila. So, mga Doberman. Actually, meron pa rin tayong mga alaga doon sa farm na mga Belgian Malinois. Dati, mga Belgian yung mga nakalagay dito. So, pinagpalit ko sila ngayon kasi meron nanganak nung last month. Tapos, merong mga mag-hit this month. Pero, balak ko na rin sila idalin sa farm. Mas malaki doon. Paggugustuhan nila doon yung mga magiging takbuhan nila doon. So ngayon, kakakain lang kani-kanina. Ayan, pinapapaliguan ko. Ito yung mga handler ko. I mean, mga katulong kong nag-aalaga sa mga aso. Ito yung sire. Pag lalaki, sire ang tawag. Tapos dam. Ayan. Ang babae. So ito mga dam. Mga babae. Ito yung mga sire. Ayan. Yung pala si aking pag-aalaga ko. Nahilig ako mag-alaga. Dati puro mga small breed yung aking mga alaga. Mga shih tzu. Ayan. So ngayon nag-ship ako sa large breed kasi merong nakapag swap sa akin na Belgian dati. So yun, hanggang dumami ng dumami, sobrang dami talaga. So yun, na-out ko naman sila. Tapos yun ulit, may nakapag-trade ulit sa akin ng Belgian to Doberman. So yan, dumami na sila ng dumami. Ito, near hit na to. So sa susunod na video, yan, papakita namin kung paano mag-stud ng ito yung so yan, naputol. Ito yung mga dover niya. Sobrang lilikot. So yan, malinis to. Malinis yung taga-alaga ko to si Aping. Makikita nyo naman. Araw-araw niya, oras-oras niyang dinadalaw. Tsaka kabisado niya yung mga pangalan ng aso. Ako hindi ko kabisado. So yun, baguhan lang rin sa pag-breed. Una ko nasubukan nga yung mga shih tzu. Tapos Belgian. So yung Belgian natin na mga puppy, nakailan na tayo? Mga 50, mga higit, mga 50, no? So, yun, marami din kami Belgian. Yun nga, na mamaya dadalawin natin sa farm. Ito, pero babala ko na rin silang dalhin sa Laguna.
Minaayos ko lang yung mga kulungan nila doon, yung kennel. Medyo napabayaan ko na yung mga kulungan doon. Siguro isang sa next video siguro i-ano ko yung pag-renovate ng kennel. Pansin ko lang sa mga Doberman na mga tahimik, mga halos hindi tumatahol. Huwag lang pag may mga pusa. Hindi kagaya ng Belgian, grabe. Kaya ako unang dinala yung mga Belgian sa farm. No, nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos palit sila Belgian to Doberman dito. Ayun nga, tulad ng sinabi ko, ayusin ko lang yung mga cage nila doon. Ililipat ko na rin sila doon. Tapos, bukas ba yun? Sige, dito na lang tayo dumaan. Ayun, andito na tayo sa kabila. Doon ako umikot eh. So, ito yung nursery. Pag may nanganganak akong mga aso, dito ko sila pinapwesto. Ito pala yung whelping box, kung tawagin. So, dito sila mga anak. Para yung mga puppy, hindi naiipit. Dito sila sumusuot sa ilalim. Kasi karamihan na nakakapakan. Tapos dito na. So, ito. Sobrang kukulit na ng aking mga nagwawan na po sila. Ayan. Ayan, nilagyan ko sila ng haraw. Nilagyan ko lang sila ng electric fan para hindi sila naiinitan. Tuloy, madali lang naman magparami ng aso eh. Basta may maganda ka lang, halika dito. May maganda ka lang pwesto. Hindi kagaya dito sa kagaya dito sa bahay. So yun, mamaya pabiyahe na kami sa farm. Pakita ko rin sa inyo yung mga iba kong alaga doon. Ligo-ligo. Dito sila. Tara, samahan niyo kami ulit pumunta sa farm.